So eto mga idol, yung kagabi na pag-pickup nga dito sa ating inahena, pinadeliver natin sa Concepcion Tarlac. So ngayong araw, nandun na siya sa Concepcion Tarlac, dumating siya tanghali po mga idol. So eto yung video nung pagpapadala ko dito sa kambing kasi medyo gabi na nadaanan, 9 PM na siya nakuha dito sa atin mga idol. Sir, thank you. Okay. Okay, thank you. Welcome back again mga idol dito sa BJ and Backyard TV. So today's video mga idol, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano masasanay yung mga kambing natin na tumakaw ng tumakaw sa pagkain. At the same time, masanay lang sila sa isang legumes na sa panahon ngayon, tag-init, so summer na summer, napakahirap mangumpay. Kaya isa lang lagi yung legumes na napapakain natin sa kanila. So napaka-importante nito mga idol. So ngayon, samahan nyo ako ngayong araw. Let's go! Ngayong araw mga idol, mga kagoyti, mga tropa, magsishare naman ako sa inyo ng konting tips all about kung paano ba natin masasanay na mapanatiling matakaw yung ating mga alagang kambing kahit na po iisa lang yung legumes na kinakain nila or iisa lang yung uri ng pagkain na kinakain nila. So unang-una mga idol ngayon, so sa panahon ngayon ng tag-init, nararanasan po natin at nararamdaman na po natin yung hirap ng paghahanap ng mga pagkain nila dahil nga po natutuyo na po unti-unti yung mga nakinukumpay natin, kumbaga yung mga damo, talagang halos yung mga pastula natin, hindi na tayo halos makapagpastol dahil tuyot na tuyot na nga po. So ngayon, ang isa sa pinakamahalagang gawin natin, so kung halimbawa meron kayong mga kambing na medyo mahihina kumain, so napakahalaga na magkakaroon tayo ng system ng pagde-deworm, so deworming. Isa sa pinakamahalagang bagay sa pagkakambing po yung pagde-deworm natin. Kumbaga yun yung unang step para po yung mga alaga natin, mapatakaw natin. So ide-deworm natin sila. So pag nag-deworm ka, kinakailangan yung kambing, kung halimbawa magde-deworm ka ng 7 AM, so at least 2 hours na hindi siya kakain. So kinakailangan, pag nakapag-deworm ka ng 7 AM, 9 AM muna siya papakainin, tapos onti lang hanggang maghapon, maunti lang yung papakain mo. So kinabukasan ka na magpakain ng maayos. Tapos yung pagpapakain, sanayin mo lang siya sa isang legumes na available lagi sa inyo. Gaya ko, itong ipil-ipil. Kung napansin nyo sa mga vlog ko, laging ipil-ipil yung pakain ko. Ayan yung aking madaling kunin ditong kumpay sa lugar namin. Kumbaga yun yung nakasanayin ko na ipakain sa kanila. So super, napakaganda naman ng benefits at talab sa aking mga alaga na itong legumes na ipil-ipil. Bukod sa natural dewormer na siya, mayaman pa siya sa protein na nakakatulong para ma-develop na maganda yung katawan ng kambing. So, ang ginagawa ko lang mga idol, ay nang lagi yung pinapakain ko, ipil-ipil. So, nasanay na sila. Kahit lagyan mo yun ang lagyan ng ipil, hindi mananawa yung mga yan. Compared dun sa ibang mga kambing na hindi kumakain ng isang legumes lang, gusto nila may damo, gusto nila may corn silage, gusto nila may ipil, gusto nila may indigofera. So sa atin, hindi natin sinasanay yung mga alaga natin na pihikan sa pagkain. Kumbaga yung sa atin, kung ano yung ihain natin, kumbaga sa mga alaga natin, hindi natin sila sinasanay. Kung ano lang yung ihain natin sa kanila, dapat kinakain nila, dapat inuubos nila. So eto yung akin, ang ginagawa ko pag nakapag-deworm ako, dun nga sa mga kambing ko na hindi buntis o kaya sa mga barako ko, pag na-deworm ko sila, ang ginagawa ko, hindi ko masyado sila papakainin sa araw na yon dahil nga pinurga natin sila. Unti lang yung kain, kinabukasan, papakainin na po natin sila ng madami. Tapos yung ibibigay natin, yung legumes na isang legumes lang mga idol, yung ipopokus natin. Kung halimbawa, etong ipil-ipil, ayun lang lagi yung ipakain nyo sa pangaraw-araw. So once masanay na yan, for about 1 week na sinasanay nyo na puro ipil, masasanay na yan mga idol at mas tatakaw po sila. So ito yung kahalagahan na yung kambing mo hindi pihikan, yung kambing mo matakaw kumain. So ginagawa ko lang pag na-deworm ko nga sila, binibigyan ko sila ng legumes na sa tingin ko ayun yung madaling kumpayin. Kumbaga halimbawa,
etong ipil-ipil, eto lang yung madaling kumpayin dito dahil nga panahon ng tag-araw ngayon, summer, taghirap tayo sa kumpay. So ang ginagawa ko, sinasanay ko yung mga kambing ko na hindi maging pihikan dahil sa panahon ngayon napakahirap humanap ng pagkain, kundi bumili ka pa ng corn silage para lang mapakain sila ng ibang putahe. Pero eto, isang putahe lang yung pinapakain natin sa kanila, ipil-ipil lang araw-araw. So maganda naman mga idol yung epekto dito nga sa ating mga laga. Since nakikitaan ko sila ng development sa pagganda ng katawan, na nakikita ko pa sa kanila na mas tumatakaw sila ng tumatakaw sa kada araw na lumilipas. So yun yung napaka-importanting bagay, kahit isang legumes lang yung ating pinapakain, kumbaga ipil-ipil lang, walang ibang halo, walang kasamang indicofera, walang kasamang kakawate. So isang legumes lang yung pinokus natin, parang sa ganun hindi tayo mahirapan manguha ng pagkain ngayong panahon ng tag-araw, dahil pagka yung kambing mo hindi sanay kumain ng mga ng kumpay na isang legumes lang kagaya ng ipil-ipil, medyo mahihirapan tayo dahil sila is maghahanap at maghahanap ng ibang pagkain gaya nga ng napier grass, corn silage. Pero pag nasanay sa ipil-ipil, kahit sa mga susunod na araw ay lang na ngayon yung ibigay mo, kakain at kakain yan, at the same time tatakaw ng tatakaw yan. So ang gawin natin, huwag natin silang babyhen, hayaan natin silang sumunod sa atin, hayaan natin silang maka-adapt dito nga sa system ang ginagawa natin. So yung pagbibigay ng B-complex, napakalaking bagay din yan para mapatakaw yung kambing. Tapos meron kang salt lick, kagaya ng Wersan Mineral Block na dinidilaan nila para yung appetite ng kambing laging nandun, tapos hindi nagbabago yung pagtakaw niya. Kasi napakalaking bagay na meron silang mineral salt lick na dinidilaan, kagaya nga minsan yung paggagawa po ng salt lick na dinidilaan nila na may halong molasses. Malaking bagay din yun para sa ating mga laga, para lagi yung appetite nila, yung panlasa nila laging maganda, lagi silang ganado kumain, dahil sa tuwing nakadila sila sa mga asin o kaya molasses o kaya yung Wersan Mineral Block, yung mga salt lick, mas ginaganaan sila mga idol, dahil po mas nauuhaw po sila lagi. So tendency, tatakos silang uminom, tatakos silang kumain ng feeds. Kaya napakalaking bagay nang meron tayo mga mineral blocks at saka mga vitamins na binibigay sa ating mga alaga. So isang magandang araw po para sa ating lahat. So today's video nga mga idol, meron din ako dito nga available na mga ready to fight na manok. So meron tayong tatlo na lang na available, isang cock, dalawang bull stag, so isang white hatch, isang sweater, isang gilmore. So mamaya papakita ko sa inyo mga idol. So baka meron sa inyo nagsasabong or mahilig sa manok, so pwede nyo tong i-avail mga idol. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung picture, tapos mag-comment lang kayo kung gusto nyo kunin itong ating mga manok na available. So ipapakita ko sa inyo mga idol yung ating bagong manok na ibibreed. So authentic RRCN Kanawayon yung ating manok na ibibreed po, na bagong-bago mga idol. Kumbaga yun is limited at napakabago dito nga po sa aming lugar. So mga idol, ngayon off-season na ng breeding, pero tayo subukan natin na magpalahi pa rin ngayong off-season. So sumubok nga tayo ng bagong bloodline, bagong breed na manok, bagong kulay, bagong style ng paglaban. So nagustuhan ko yung mga RRCN na Kanawayon, dahil yung daro nila, angat sila, tapos yung tinatawag na unlipit, grabe yung mga paa. Tapos eto ngayon yung nagpapasikat, at talagang sikat na sikat. Bukod sa ganda ng kulay nila, grabe din silang lumaro mga idol, at talagang sikat na sikat ngayon, at ang taas po ng demand ng mga manok na to mga idol. So eto, papakita ko sa inyo, eto yung iba natin mga inahin. Yan o, meron tayong pumpkin hatch, meron tayong Kanawayon, meron tayong spangle hatch, tapos meron tayo white hatch, tapos eto nga yung ating Kanawayon hatch. Ayan o, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos subukan natin silang i-condition nga mga idol, para masubukan natin silang palahian ngayon kahit off season. So dito naman meron tayong available dito mga idol na tatlong ready to fight, isang Gilmore, isang white hatch, at isang sweater mga idol. So kung gusto nyo nga i-avail, pwede nyo yan. Pwedeng-pwede nyo yung kunit, bibigay ko lang sa magandang deal. So mga idol, so eto nga pala yung bago nating gagamitin na brood stag. So eto is nabili natin ng 10,000 etong Kanawayo na to. So yan o. So isa siyang
RRCN yung kanyang bloodline, RRCN authentic Kanawa yun. So napakaganda nitong manok na to. At the same time maganda yung bloodline niya, tapos winning line pa mga idol. Ito yung mga tinatawag na unlipit, yung mga mabibilis sa paa, tapos ang laro nila angat, salto. Pag nakakapit sila hindi na nila bibitawan. Tapos nakaka-fast test skill sila mga idol. So ito is nakuha nga natin kay Sir Jimmy White. So shoutout sa sir. So siya is direct kay Sir Richie Obordo, si RRCN, yung mismong nagpasikat na itong gantong bloodline. So bukod sa maganda yung itsura nila, maganda yung kulay nila. Hindi lang ganda ng kulay, yung laro nila, ibang klase, high level. At ito yung mga bagong sumisikat ngayon na bloodline mga idol. So yun, oh, grabing ganda ng itsura. Ang liit ng mukha. Aninipes yung paa para mga pencil pit. Yan o. Tapos ang ganda ng proportion ng katawan niya. Yan o. So tayo is hindi na, ate, hindi po pala tayo nagsasabong. So ako breed lang ako. So kumbaga hilig lang mga idol. Habang naiinip tayo maghintay ng mga paanakin nating inahing kambing. So dito ako naglilibang sa manok natin. So natutuwa lang ako na mag-breed ng mga off-color na ganito. Tapos maganda yung background ng bloodline, magandang paramihin, tapos ang taas ang demand. So ito yung medyo mataas demand ngayon. Tapos yung mga pumpkin hatch, mataas din demand. Pero itong Kanawa yun, mas maraming humahanap ngayon mga idol. So yan o. Oh. Ito. So maganda yung itsura niya. Tapos talagang pang materialist talaga. So ito 6 months pa lang, pero possible by the end of this month, going 7 months na to, pwede na natin magamit. So yan o, kita nyo naman. Grabing pogi. So kung papogi yan ang labanan, panalong panalo to mga idol. Yan o. So tayo is, kumbaga, hilig lang talaga mga idol. Hindi naman ako nagsasabong. So hindi ko na hinangad na mag-aral, hindi ko na pag-aralan na magsabong. Kasi wala rin naman mapapala. Tutusin, nananalo nga ngayon. Pero sa mga susunod na araw, mababawi rin niya, matatalo din. So kung magsasabong kayo, nasa sa inyo yan. Pero ako, hindi ako talaga nahilig na magsabong ng manok. Dahil kung tutusin, lamang naman talaga yung talo dyan. Nananalo ka nga, pero pagtatagalan, natatalo din dahil nga sugal yan. So kaya tayo, breed lang tayo. Kumbaga, tuwa lang na mag-breed ng mga gantong manok. Tapos benta lang natin pag pwede na po ibenta. Yan o. So mga idol, so eto naman yung isa pa nating materyales. So White Hatch Art Lopez line mga idol. Yan o. So blue legs siya. Yan o. Blue legs na nag-iitib po mga idol. So sa mga gusto magpa-reserve na mga magiging anak nito, pwede kayo mag-comment kasi mag-breed tayo mga idol. So kung gusto nyo subukan, pwede ko kayong bigyan ng mababang presyo ng mga magiging anak nito. So yan o. Quality na rin naman mga idol. Yan o. So eto is Art Lopez po yung bloodline nito mga idol. So White Hatch Art Lopez. Yan o. So sana mga idol mapaganda natin yung mga magiging anak nito. So kumbaga tayo is natutuwa lang din talaga mag-breed. Pinaparami natin. Tapos pag may buyer na tayo, so benta lang tayo ng benta. Yan o. Yan po siya mga idol. So mga idol, so eto nga yung mga available natin. So inuna ko tong etong sweater na to. So tatlo silang available na ini-out ko. So baka may gustong umabil. So yan o, yun yung tsura niya. So eto yung sweater, 2x winner na yung tatay niya. Farm banded po yung kanyang magulang. So eto, yan po yung itsura netong ating sweater. So ano siya, medium to high station. Pero feeling ko nasa medium station lang to. So ito is nasa siguro 1.5 years na mga idol. So magmo-molt na siya ngayong darating na tag-ulan. So yan o, kita nyo naman. Ang ganda ng mukha niya. Yan o. So baka may gusto mag-avail sa inyo mga idol. Tatlo tong available natin. Isang sweater, isang Gilmore at isang White Hatch. So yung tatay nga nito naka-2 panalo mga idol. So yan o. No, since na hindi naman tayo nagsasabong, so yung naglalaban kasi ng mga manok ko dito na inalagaan. Yung tito ko, kinukuha niya dito pag pwede na ilaban. Tapos yun, napusa lang tayo ng konti. Kumbaga natutuwa lang din. So nananalo naman minsan. At nakakatuwa pagka umuwi yung manok mo dito na may dalang talunan.
So eto mga idol, baka magustuhan nyo. So sweater po siya, available siya mga idol. Yan o. So mga idol, eto naman yung isa nating available. So eto yung pangalawa nating available, White Hatch. Yan o. So akak na to, nasa edad 2 years na to mga idol mahigit. So nagmo-mold na uli siya. So eto is available natin mga idol. So mag-comment lang kayo kung gusto nyong i-avail nga itong manok na to. So yan o. So pwede natin ito ipasabay sa transporter ng kambing na may biyahe pa norte. So pwede natin ipasabay ito mga idol. Yan o. Yan o. Yung laro nito, angat, salto. So eto is halos 2 years na nating alaga mga idol. So yan o. Yung itsura niya o. So tamang-tama ito ilaban dahil nga may edad na siya. So kumbaga ready to fight na talaga mga idol. So kung gusto nyo lang i-avail, ito yung mga ilan sa manok natin na available. Yan o. Yan o. So mamaya mga idol, subukong hanapin yung mga sparring nito. Parang sa ganun, may send ko sa inyo pag gusto nyo i-avail itong manok na to. So kung gusto nyo, lahatan kunin nyo na para bigay ko ng medyo mababang na presyo para may discount kumbaga. So yan o. Umurit pa. Yan po. Ito po. Yan o. So eto naman mga idol, yung isang manok natin na available. So tatlo sila. Eto naman yung Gilmore. Yan o. High station yan. So 2 times winner na yung tatay niyan. At talagang maganda magbigay ng panalo. So hindi naman tayo nakakapagsabong at hindi tayo nagsasabong na. So pwede ko yung i-out mga idol, mag-message lang kayo sa akin kung interesado po kayo. Mga idol, so yun lang muna para sa Roto. Like, share, comment, subscribe, then hit yun na rin yung notification bell. Lalo na't bago lang kayo dito sa ating channel. So welcome po kayong lahat dito and maraming salamat sa inyo lahat. God bless.